Mga ka-farmers, madalas nating naririnig ang ganitong tanong. Bakit mas mataas ang aning palay ng kapitbahay ko? Gayong pareho lang naman kami ng variety, lupa at abono. Ang sagot niyan ay simple pero malalim. Hindi dahil magastos siya, kundi dahil alam niya paano iwasan ang sampu na simpleng pagkakamali pero may napakalaking epekto sa ani nating palay. Kaya ngayong araw, pag-usapan natin ang 10 pinakamalalaking pagkakamali ng mga magsasaka ng palay mula dough stage hanggang maturity stage. Ibabahagi ko rin sa inyo ang mga proven at research-based na diskarte na ginagamit ng mga high-yield farmers dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Kaya huwag kang aalis dahil bawat mistake na ito ay maaaring maging dahilan ng iyong tagumpay o kabiguan sa iyong palayan. Hello ka farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm Channel. Nakarang video ay nasa milking stage pa lang ang palay natin. Isa itong pinakadelikadong yugto bago ang harvest. Kahit isang malis pag-spray, water management o pest control, pwede kang mawala ng 30 hanggang 50% ng ani. Doon, tinalakay din natin ang top 10 questions ng mga magsasaka na paulit-ulit na tanong. At ang sagot natin ay basimula sa PhilRice at International Rice Research Institute o IRI. Ilan dito ay mga sumusunod na tanong. Bakit nagiging puti o empty grains ang butil ng palay? Ilang rice bag bago dapat mag-spray ng insecticide? Ano ang tamang foliar fertilizer at nutrients timing? At pinakamainam na spray hours at ang water management hanggang sa 2 weeks after flowering. At marami pang solusyon para maiwasang masayang ang ani mo. Kung hindi mo pa napapanood ay pwede mong panoorin pagkatapos nito at ilalagay ko sa dulo ng video. Kaya ka-farmer, kung gusto mo ng ganitong klaseng mga video, huwag mo kalimutang i-like ito upang mas marami pang mga magsasaka makapanood at matuto. Kung handa ka na sa ating episode ngayon, let's go! Simulan natin sa mistake number 1. Mali ang timing ng patubig at pag-drain. Madalas tinatanong ng mga magsasaka ka-farmer, dapat ba tuloy-tuloy ang tubig hanggang anihan para hindi matuyuan ang palay? Ito ang unang malaking pagkakamali, ang maling timing ng patubig at pag-drain. Maraming magsasaka ang naniniwala na mas maganda ang tuloy-tuloy na tubig para hindi matuyuan ang palay. Pero alam mo bang ito ang isa sa mga killer mistakes sa huling yugto ng pananim? Kapag sobrang tubig sa dough stage, naubusan ng oxygen ang ugat ng palay. Kapag nangyari ito, humihina ang resistensya nito laban sa sakit at nagiging choky o maputla ang butil. Ayon sa mga eksperto ng IRI, dapat ay may controlled drainage, mga 7 hanggang 14 na araw o 1 hanggang 2 linggo bago pa man ang anihan, unti-unti ng pag-drain ng tubig. Ito ay nakakatulong para pantay ang pagkahinog at maiwasan ng moisture stress. Ulitin ko, unti-unting pag-drain. Sa mga clay soil, mas mabagal ang pagkatuyo ng tubig kaya mas mainam. 2 linggo bago ang anihan ay simula na ang draining. Pero sa sandy soil naman, sapat na ang 7 hanggang 10 araw. Dapat din gumamit ng field channels kung kailangan o mga gate controls kung malawakan ang mga palayan para ma-regulate ang tubig at kung biglang umulan, agad na buksan ang labasan para hindi may stagnance ang tubig. Ang mga top farmers sa Thailand at Arkansas ay gumagamit ng mga staggered drainage o hindi sabay-sabay na pagpapatuyo ng palayan para mapanatiling balanse ang moisture ng lupa at hindi sobrang tuyo ang iba-ibang bahagi ng palayan. Dako tayo sa mistake number 2. Late application ng nitrogen fertilizer. Tanong ng ibang magsasaka, ka-farmer, pwede pa ba akong mag-urea sa dough stage para lumaki pa ang butil ng palay? Ka-farmer, huli ng lahat. Dahil sa stage na to, tapos na ang cell division ng butil ng palay. Kaya kahit mag-abuno ka pa ng nitrogen, hindi na lalaki pa ang mga butil ng palay. Ang mangyayari, ang lalaki na lang ay ang mga dahon. Tataas ang tsansa pa ng piste at posibleng tumumba ang ating mga tanim na palay dahil sa lodging. Ang sobrang nitrogen kasi sa huling yugto ay nagdudulot ng delay maturity. Kaya dapat itigil ang nitrogen application pagkatapos ng panicle initiation. Sa aking palayan ay gumamit ako ng urea na Vikings at Amigo. Ikaw, anong gamit mo na mabisa na nitrogen fertilizer? Kapag naninilaw ang dahon,
Mas mainam na gumamit tayo ng foliar spray na may zinc, boron at potassium at hindi na mga granulars. Dito naman, nasubukan ko rin gamitin ang Alga Pear at Crab Giant. Okay naman ang resulta. Pwede mong tingnan sa baba ng video na to ang mga produktong naitag natin. Makakatulong din ang paggamit ng leaf color chart para hindi manghulas sa nitrogen level ng palay at mayroong apps para dyan. Ayon pa sa mga eksperto, mas epektibo kung gagamit tayo ng alternate wetting and drying irrigation system o yung EWD dahil pinapataas nito ang nitrogen use efficiency at binabawasan ang gastos sa abono. Dako tayo sa mistake number 3, kampante na sa pisti at sakit. Nagtatanong ang ilang mga magsasaka, ka-farmer, tapos na naman halos ang palay bumunga at malapit ng i-harvest. Kailangan pa ba talagang magbantay sa pisti? Alam mo, ka-farmer, sa totoo lang, minsan doon pa mismo sila sumusulpot ang mga pisti. Mas doon na sila mas marami. Sa uling yugto kasi ng palay, dumarami ng mga rice bugs, steam borers, shit blight at blast disease. Ang rice bag ay sumisipsip ng laman ng butil ng ating palay sa milking stage pa lang, kaya nagiging empty grains. Habang ang steam borer naman ay nagdudulot ng tinatawag na white heads. Ang blast at shit blight naman ay pumapatay sa dahon o nagpapababa ng photosynthesis nito dahilan ng mababang ani. Kaya dapat araw-araw ay mag-speak ng taniman, umaga man o hapon, upang makita agad kung may mga presensya ng pisti. Maaaring gumamit ng light traps o pheromone traps kung meron kayo yan para mabawasan ang dami ng mga insekto. Kapag umabot naman sa 10-15 rice bags, 10 to 15 rice bags kada metro kwadrado, saka pa lang dapat mag-spray. Huwag din kalimutan na magpalit ng mga active ingredients ng pesticide para maiwasan ang resistance ng mga pisti. Sa akin naman ay iba-ibang mga gamot ang ginagamit ko, depende sa pisti at sakit ng palay. Tulad ng pagsugpo ng rice bag, gumagamit ako ng gold, gold rush, brodan at marami pang iba. Pwede mo itong i-order online. Mistake number 4, hindi pantay-pantay ang maturity ng palay. Ka-farmer, bakit yung ibang palay ko iba-ibang pagkakainog? May hilaw, may overripe? Ito ka-farmer, ang ika-apat na pagkakamali ay ang hindi pantay na maturity ng palay. May hilaw, may overripe, pero sabay-sabay pa rin aanihin ang resulta nito, bagsak sa milling recovery. Ang uneven maturity ay dulot ng hindi pantay na level ng lupa. Natatandaan ninyo, sa land preparation pa lang ay pinapatag natin ang lupa. At doon, makikita natin kung ang lupa natin ay may malalim na parte at may mababaw. Iba-iba ang water depth at magkakalayong pitsa ng pagtatanim. Okay. Kapag hindi natin ka-farmer napatag ng maayos ang ating lupain, mayroong malalim na laging natutubigan at mayroon namang hindi nakakatiim ng tubig. At dito nagre-resulta nga ang uneven o hindi pare-pareho ng maturity. Yung iba naman ay nahaluan ng binhi na mas mahaba o mas maikli yung kanyang maturity period. O yung iba naman, hindi sabay-sabay yung pagkakasabog. Kapag hindi sabay-sabay na yung pagkakaani, marami yung iba na dudurog kapag giniling na. Kaya bago pa man magtanim, siguraduhin nating pantayan lupa. Pwede itong gawin sa pamamagitan ng ilang ulit na manual labeling. Pagkatapos mag-araro, ililabel, at bago pa man nakapagtanim ay pantay na yung tubig. Ang iba ang ginagamit nila ay pinapatubigan nila upang makita nila kung saan banda ang malalim. Kung may mga bahagi ng palayan na hilaw pa, mainam na i-schedule mo ng pag-aani per area kung saan doon yung pupwede na. At bago mag-harvest, siguradong gamitan natin ang moisture meter kung meron tayo upang malaman kung handa na talaga. Sa mga lugar na may communal planting, yung sama-sama pagtatanim, mas mainam kung sabay-sabay ang pagtatanim para sabay-sabay ding maani at sabay-sabay ring mapigilan pagdami ng mga pisti at hindi maglilipat-lipat sa ibang mga palayan. Dako tayo sa mistake number 5, maling timing ng harvest. Tanong ng ibang mga ka-farmer, anong araw ba talaga pinakabagay para mag-ani ng palay? Ito ka-farmer, ikalimang pagkakamali ay maling timing ng harvest. Maraming bisis nang napatunayan na kapag maaga kang nag-ani, maputi at malambot ang bigas. Pero kung huli ka naman, puro durog o mas maraming durog at mababa ang milling recovery. Ang tamang panahon, ka-farmer, na pag-ani ay kapag 80 hanggang 85% ng butil ay kulay dilaw na at may moisture content na itong nang nasa 19 hanggang 22% para sa long grain at 22 naman hanggang 24% para sa mga medium grain varieties. Kapag supra sa tuyo, bababa ang head recovery, head rise
recovery at kapag basa naman, madali itong masira sa imbakan. Kaya targetin natin ang 85 hanggang 90% yellow greens kung manumano ang pag-ani at 80 hanggang 85% naman kung gagamit tayo ng mga combined harvester. Tandaan natin, bawat 1% mali sa moisture content ay katumbas ng 5% bawas sa milling recovery. Kaya mahalagang gumamit ng moisture meter kaysa sa pagtansya na lamang. Kung hindi sabay-sabay ang pagkakainog ng palay, gawin natin ang staggered harvesting o unahin muna natin mga bahagi ng palayan na hinog na. Mistake number 6, hindi protektado laban sa ibon at sa daga. Kapag paano ko pipigilan yung mga daga, yung mga maya na kumakain bago pa man ito anihin? Ang ika-anim na pagkakamali ay ang hindi sapat na proteksyon laban sa mga daga at mga ibon. Isang gabi lang ng kapabayaan, kalahating kabanan ng palay ay maaaring mawala. Ang mga maya at mga daga, tinatawag sila mga silent thieves o mga tahimik na mga magnanakaw sa bukid. Sa katunayan, ang isang paris ng daga ay maaaring magparami ng mahigit 300 anak sa loob lang ng isang cropping season kung hindi ito makontrol. Kaya dapat gumamit ng mga net o scarecrow para doon sa mga ibon. Yung iba nga yung may sounds, pinapatunog nila. At palitan ng pwesto araw-araw para hindi masanay yung mga ibon yung pagkakalagay ng scarecrow. Kasi kung nandun na lang parati, isipin nila na hindi talaga tao yon. Makakabuti rin ang community rat control drive bago magsimula ng anihan para sabay-sabay na makontrol ang mga pisting daga. Pwede rin magtanim ng mga trap crops tulad ng mais, sorghums sa gilid ng palayan kung pwede pa. At doon pupunta yung mga ibon. Nasubukan ko rin nga gumamit ng zinc phosphate para sa daga at epektibo naman dahil marami nang namatay. Dako na tayo sa mistake number 7, mali ang pagpapatuyo ng palay. Ka-farmer, okay lang bang sa kalsada na lang patuyuin? Ito ka-farmer, ang ikapitong pagkakamali ay ang maling paraan ng pagpapatuyo ng palay. Maganda nga ang ani pero nasisira dahil sa maling drying process. Ang pagpapatuyo sa kalsada ay mabilis nga pero madumi at delikado. May likabok, langis at tumi ng mga hayop na dumidikit sa ating mga palay. Kapag hindi pantay ang pagkakatuyo, nagkakaroon ito ng amag at bumababa ang presyo ng bigas. Mas mainam kung sa malinis na trapal o soil dryer kung meron at ilatag ang palay. At dapat itong haluin o baliktarin ng kada kahit pa paano isang oras. Baliktarin o kung sinisipag kayo 30 minutes, baliktad para maging pantay ang pagpapatuyo. Ang target na moisture content natin bago yung bakin ay 14 o 14% o mas mababa pa doon yung moisture content. Kung may kakayaan, gamitin ang mga mechanical dryer para mas mabilis at mas kontrolado ang proseso. Ayon sa mga expert, ang consistent drying ay nakakatulong sa pagtaas ng milling recovery at kalidad ng bigas. At syempre, pagkatapos i-harvest, kailangan mapatuyo kagad natin, lalo pa kung ito ay basa. Mistake number 8, mali o kulang ang storage. Sabi ng ibang mga ka-farmer, nagtatanong, safe na ba ang palay basta nakasako? So ito ka-farmer, ikawalong pagkakamali ay ang maling storage ng palay. Maraming magsasaka ang naniniwalang ligtas na ang palay basta't nasasako na. Pero hindi nila alam na maaring masira ito sa loob lamang ng ilang linggo. Kapag mataas ang moisture content o basa bago itabi, mabilis na tutubuan ito ng amag o kaya naman sisirain ng bukbok. Ang sobrang sikip natumpok ng mga sako kasi pinapile natin yan minsan sa bodega ay nagdudulot ng moisture migration na dahilan naman ang pagkakaroon ng mainit na bahagi o tinatawag natin na hot spot kung saan mainit sa loob ng sako. Kaya siguraduhin natin nasa 13 hanggang 14% ang moisture content bago natin itatago sa mga bodega. Mainam din gumamit ng hermetic bags kung meron o super green bags para mapinatiling walang hangin doon sa loob. Dapat ding may pagitan ang mga sako at nakapatong sa pallets. Ang mga malaking rice mill ngayon ay gumagamit na rin ng thermometer at humidity gauge sa kanilang mga bodega upang mamonitor ang kondisyon ng mga butil ng palay. Dako na tayo sa mistake number 9, maling variety ang ginagamit. May iba nagtatanong, ka-farmer, bakit kahit anong gawin ko, laging prone sa sakit ang variety ko? Ito ka-farmer ay kasiyam na pagkakamali ay ang maling pagpili ng variety at ito ay napaka-importante. Hindi lahat ng variety ay pari-pariho. Ang palay na mabunga sa Isabela ay pwedeng palpak dito sa Palawan. Bawat variety ay may kanya-kanyang adaptation zone at resistant profile.
Kapag hindi akmang variety sa klima at lupa, madaling tamaan ang sakit tulad ng bacterial leaf blight, tungro o brown plant hoppers. Kaya alamin muna kung anong mga NSIC o RSF recommended varieties sa inyong lugar. Gumamit ng certified seeds para siguradong mataas ang germination rate at ligtas sa mga sakit. Kung nais mong mas matatag ang iyong ani, maaari rin gumamit ng mga kombinasyon ng dalawa o tatlong variety para mas matibay ang laban sa peste o stress sa klima. Pumili ng variety na may mataas na milling recovery kung ang target mo ay pangbenta para mas malaki ang kita. Dito sa susunod na taniman natin, pinili ko ang RC18 kumpara sa NSIC 402 na isa sa anim na pinakamagagandang variety ng palay. At dako na tayo sa mistake number 10, pinakahuli, maling paggamit ng agrochemicals. Marami dito mga ka-farmer ang nagtatanong at naguguluhan at gustong malinawan. At maraming pare-pareho lang naman ang tanong. Ka-farmer, pwede bang pagsabayan ko na lang ang pesticide at foliar para sa isang spray lang? Ito ka-farmer ay kasampung malaking pagkakamali ay ang paggamit ng maling agrochemicals. Marami ang nagkakamali rito dahil sa kagustuhang makatipid, pinagsasabay na lang ang foliar fertilizer, pesticide, at minsan herbicide at iba pa. Pero ang ending, nasusunog ang dahon ng palay. Hindi lahat kasi ng chemical ay compatible. Kapag mali ang kombinasyon, nagkakaroon ng tinatawag na phytotoxicity o yung pagkasunog ng dahon ng palay. Kapag mali rin ang timing at concentration, sayang lang ang gastos at posibleng delikado pa ito sa ating kalusugan. Kaya bago pa natin gawin lahat, laging basahin ang label ng produkto o mga insecticide bago natin gamitin. At pwede rin nating subukan ang jar test bago planuhin yung pagkukumbay ng mga chemicals. Pumili ng tamang nozzle type para pantay ang coverage. At lagi nating tandaan ka-farmer ang tatlong tamang prinsipyo sa paggamit ng agrochemicals. Tamang dosage, tamang timing, at tamang paraan. At kung bago pa lamang ang produktong gagamitin mo, magtanong ka muna sa ibang mga magsasaka o sa municipal agriculture kung may kakilala ka upang malaman mo at makasigurado ka sa tamang paggamit nito. So ayan mga ka-farmer, ito ang 10 pinakamadalas na pagkakamali ng mga magsasaka mula sa dosage hanggang maturity stage. Kasama na ang tamang solusyon na ginagamit mismo ng mga matatagumpay ng mga magsasaka dito sa ating bansa. Kaya tandaan natin, hindi sa dami ng gastos na kasalalay ang tagumpay, kundi sa talino ng diskarte at sa tamang timing. Kaya kung gusto mong madoble ang kita mo sa susunod na cropping season, i-like mo na at i-share at mag-subscribe ka na dito sa DDT Nature Farm Channel. Dahil dito, nagbibigay tayo ng mga makabuluhan at talagang napapanahon na mga advice sa mga magsasaka. Kaya sa susunod nating video, tutuklasin naman natin ang harvest at post-harvest secrets na kayang magpataas ng iyong ani at kita. Kita-kits tayo sa susunod na video. Happy farming!